Magandang hapon po. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo. Ang misa po natin ngayon ay para sa ating pasasalamat at pasasalamat nina Alice Ganapin, Alonso Family, Pasawa Family, Iban and Jocelyn Fulgar Gamboa, Cunha Family, Ismael Family, Greg Tenebro and Family, Karen May Bantang, Dr. Rodrigo Valenzuela Family, William Ragos, Martin, Kathleen Ann, and Matthew Monteverde, Councilor Eric Medina, Jojo, and Giselle Somadia. Para sa ating espesyal na kahilingan at sa mga kahilingan para kina Ganapin Family, Kim and Nino Garcia, Sergeant Alfredo Hugo, June and Belen Hunya, Fulgar Family, Alonso Family, Dr. Nico Valenzuela, Josefina and Naomi Mauron, Ragos Family, Dr. Charmy Ann Hugo, Frederick, Kathleen Ann, and Frank Lloyd Pasawa, Steph and Lani Lavilla, Martin, Kathleen Ann, and Matthew Monteverde, Girly, Maricel and Cory Castro, Michael and Mildred Garcia, Jocelyn Fulgar Gamboa, at sa lahat ng mga frontliners. Sa kagalingan ni Alice Ganapin, Kiko Fulgar, Alma Azanza, Joselito Crisostomo, Christine Valerio, Ching Olivar, Dang and Julia Bakiran, Marivic Encarnacion, Ravi Chulani, Maria Joan Iluminada Bakut, Jojo Cruz, at mga dinapuan ng COVID-19. Para sa ikaluluwalhati ng lahat ng mga kaluluwa, lalo na ng mga kaluluwang nakatala sa ating parokya at sa mga kaluluwa nina Herminia, Ben, Yovino, Remigio, Josefina, Mary, Edgar, Rodolfo Sr., Abelardo Sr., Esther, Goldwin, Remedios, Samuel, Maria, Enrica, Antonio, Anthony, Cesar, Mary Belen, Brigida, Iluminado, Sr., Teresa, Irma, Cayetano, Maria, Vicente, Prosesa, Felipe Sr., and Filomena, Mario and Linda, Julio Arsenio, Albino, Jose, Ireneo Sr., Aurora, Reinita, Jenner, Ahmed, Emmanuel, Noli, Caferina, Antonio, Mariano, Eustaquia, Edgar, Elpidio, Felix, Mario, Buenaventura, Natividad, Jose, Tomasa, Juan Senior, Vicenta, Pedro, Eduardo Senior, Eduardo Junior, Sonia, Antonio, Melchor, Magdalino, Romeo, Feliciano Senior, Virgilio Rowell, Andres, Margarita, at sa mga kaluluwa ng mga namatay sa COVID-19. Magsitayo na po ang lahat para sa misang pamumunuan ni Father Chris Santos.
pagsalungan ng kaligtasan ang dong ng Diyos sa tanan. Ating pong simulan ang ating banal na pagdiriwang sa umagang ito sa dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo na nag-alay ng kanyang katawan at dugo para sa atin, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Ang banal na Eukaristiya, ang pagdiriwang ng pagbibigay sa atin ng Panginoong Hesus ng ating kinakailangang pagkain at inumin para sa ating kawalan ng pagpapahalaga sa kanyang ginawa ay humingi tayo ng tawad at kapatawaran. Panginoon, awa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, 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 maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, Panginoon, maawa ka. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon namin Diyos sa inalangin, Amang makapangyarihan. Panginoong Hesukristo, tugtog natin Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na nalulugtog sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Kasama ng Espiritu sa lalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon naming Hesukristo, ang huling hapunan ay inilagak mo para kami ay magkasalo-salo sa alaala ng iyong pagpapakasakit ukol sa mga tao. Ipagkaloob mo ang aming kahilingang ang iyong katawan at dugo ay aming idangal sa pagdiriwang upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan. Kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao,
Alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 4 na taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Tinuruan niya kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana. Isang pagkaing hindi niyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita rin naman ng Panginoon. Huwag ninyong kalilimutan ang Panginoon na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin ng bansang Ehipto. Siya ang pumatnubay sa inyong paglalakbay sa malawak at nakatatakot na ilang na puno ng makamandag na mga ahas at alakdan. Nang wala na kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkaing hindi ninyo kilala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, O Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo, bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad, dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin, ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda, purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba't ang pag-inom natin sa kalis ng pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo, at ang pagkain natin ng tinapay na ating pinaghati-hati ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan? Kaya nga, yamang isa lamang ang tinapay, tayo'y iisang katawan, bagamat marami, sapagkat nakikibahagi tayo sa iisang tinapay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon,
Sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, maliban kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay mananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkain bumaba mula sa langit, ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito tulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang, namatay sila, bagamat kumain niyon." Mga minamahal na kapatid, ang mabuting ebanghelyo ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Good morning sa ating mga 10 parishioners na pinapayagan na pwedeng magsimba every mass gathering, religious gathering na recommended ng ating interagency task force. Ang ating selebrasyon para sa araw na ito ay ito na yung huling-huling selebrasyon natin ng sunod-sunod na mga kapistahan. Kung mapapansin po ninyo, kung magre-review tayo ng ating liturgical calendar, we have the season of Easter, muling pagkabuhay. Ito'y tatakbo ng 6 na linggo. Ito'y isa sa pinaka mahalagang selebrasyon, kaya sinasariwa natin ng 6 na linggo ang panahon ng muling pagkabuhay, ang Pasko ng muling pagkabuhay, Easter. Then, after the 6th Sunday of Easter, we have the 4 different feasts that is, sabi natin, natatangi, nagbibigay sa atin ng tunay na identity bilang mga Katoliko sa pananampalataya. So, we celebrate the different feasts that points to our core of our faith as Catholic. No? Sabi natin, yung una ay yung tinatawag nating the Feast of the Ascension, ang ating pananampalataya na dahil nga ang Panginoon ay totoong Diyos, siya'y umakyat sa langit. No? There's a difference between Ascension and Assumption. Anong pagkakaiba ng Ascension and Assumption? Ascension pertains to our Lord Jesus Christ. Assumption pertains to our Blessed Lady. The difference is that, no, yung Ascension, it is through one's power that God ascended. Jesus Christ ascended into heaven. Assumption, it is through the power of God that Mary assumed, no, ascended into heaven. Ibig sabihin, hindi sa kanyang kapangyarihan. Ascension, sa sariling kapangyarihan ng Panginoon, siya'y umakyat sa langit. Kay Maria, sa kapangyarihan ng Panginoon, ng Diyos, kaya siya umakyat sa langit. That's the difference between Ascension and Assumption. No? Pagkatapos ng ating Ascension, Feast of the Assumption, we celebrate the Feast of the Pentecost. Natatangi ang ikatlong persona ng ating pananampalataya sa isang Diyos na may tatlong persona, Holy Trinity, Pentecost. Then after the Pentecost, last Sunday we celebrate the Feast of the Holy Trinity,
to believe in one God in three persons, di ba? Ito yung natatangi na pananampalataya na makikita lamang sa pananampalatayang Katoliko. And then finally, for today, one of the feasts, one of the, sabi natin, dogma or doctrine in, inside the church, peculiar only to us, is the feast of the Corpus Christi, ang kabanal-banalang katawan at dugo ni Kristo, na siyang sabi natin, ito yung pinakamalapit na sakramento dahil ito yung ating tinatanggap. Ito yung ating ginugunita, inaalala, at ito rin ang ating isinasa ngayon, pinagdiriwang na ating ginagawa every Sunday. Pero parang sabi natin, medyo anticlimactic. Bakit anticlimactic? As we celebrate the feast of Corpus Christi, parang 10 tao lamang ang pwedeng tumanggap ng katawan ni Kristo. Dahil nga ang ating ibang mga kapatid ay nasa kanya-kanyang mga tahanan. Ang tawag natin dyan ay forced sacramental fasting. No? Parang fasting din, hindi tumatanggap, pero hindi voluntary. But forceful sacramental fasting, hindi pwedeng magsimba tayong lahat. Ang ating pagsisimba ngayong general community quarantine ay, sabi, ay 10 lamang ang pwede. Kaya ang 10 ito ay tatanungin natin, Father, paano ba kami magsisimba? It is true for now ay registration, no? Pwede tayong tumawag sa opisina at magpapareserve kung gusto nating magsimba ng Linggo. Kasi 10 lamang yung inaasahan. Kasi pag lumampas na ng 10 ay hindi pwede. So hopefully, we pray na ano bang mangyayari bukas. Kasi i-announce, tayo ba ay magpapatuloy pa ng ating general community quarantine? Tayo ba ay ma-upgrade into modified community quarantine? O baka mamaya, para tayo nagcha-cha-cha, babalik ulit tayo sa enhanced community quarantine. Kaya ang plano kasi ng ating parokya, kapag kung general community quarantine, 10 pa rin, at magdadagdag tayo ng mga misa para mas marami tayong makapagsimba. Pag naman tayo po inapunta sa modified general community quarantine, sana papayagan na kung ang mga restaurant ay nakakapag-dine-in na, 50% capacity ng kanilang restaurant, ganun din ang gagawin natin. Sana. With all the protocols, the health measures, no? Pero pag tayo ay dineclare uli na enhanced community quarantine, babalik uli tayo sa pag-enhanced community quarantine, only 5 persons allowed in the mass gathering. Kaya sabi natin, ang hirap, ano? Magpapatuloy yung ating sacramental fasting. Kaya ang hirap na situation natin. Ang hirap-hirap ng ating hindi, walang kasiguraduhan. Gusto na natin magsimba. Gusto na natin tumanggap ng katawan ni Kristo. We are celebrating Corpus Christi today, but our situation hinders us. No, hindi tayo pwede. No, ang hirap-hirap. Walang kasiguraduhan. Parang gusto na natin magreklamo. Ano ba nangyayari, Lord? No? Gusto na namin mapalapit sa iyo, pero parang ang layo-layo pa ng aming lalakbayin. Pero alam niyo, habang nagre-reklamo tayo deep inside us, para tayo nagre-rebelde, para gusto natin na mag-rally para kay Lord, daya-daya naman, ang hirap-hirap ng kalagayan natin. Then comes our first reading. Sabi ng first reading natin, ganun din ang karanasan ng ating mga ninuno, the Israelite, nang sila'y pinalaya ng Panginoon sa aliping bayan ng Ehipto. Anong nangyari sa kanila? They traveled for so many years, sabi ng ating first reading. Ilang taon? For 40 years. Sila'y naglakbay. Sila'y nagtiis. Ang layo-layo ng Diyos, sila'y naghihirap. At ang kanila lamang pinanghahawakan ay ang patuloy na paggabay ng Diyos sa kanila. No? Kaya nagre-reklamo yung ibang Israelita, sabi,
inalis mo ba kami sa Ehipto para mamatay kami ng gutom sa gitna ng disyerto? But the Lord did not leave them wandering aimlessly. Ginagabayan sila sa pamamagitan ng instrumento ni Moises. Binubusog sila kapag sila'y nagugutom sa pamamagitan ng manna from heaven. Kapag sila'y nauuhaw, naggumagawa ng himala ang Panginoon upang sila'y mapainom. Parang sinasabi, ganun din yung nararanasan ng ating mga ninuno, ang nararanasan natin. Kaya nga, kung paano ang kwento ng ating mga ninuno, ganun din ang ating inaasam. Ang katapusan ng kanilang kwento, the promised land, the promise of the Lord fulfilled to them. There is the end of the journey. At ganun din tayo. Inaasahan natin, hindi tayo susuko, magpapaalab pa rin ng puso natin ang karanasan ng ating mga ninuno. At sabi natin, tayo rin naghihirap. Tayo rin nagtatanong. Tayo rin minsan ay nawawala na ng pag-asa. Pero sabi sa atin ng kwento at inspirasyon ng first reading natin, dahil katulad ng mga Israelita, sila ang piniling bayan ng Diyos. At katulad natin, tayo, pinagdiriwang natin ngayon ang Corpus Christi, we consider our church the body of Christ. Ang tawag natin dyan ay the mystical body of Christ. Dahil ito ay itinatag ng Diyos, ang simbahan natin bilang kanyang katawan ay kanyang tinatag, hindi niya tayo pababayaan na manamlay, masawi, magdusa ng todo-todo, kundi patuloy niya tayong gagabayan. Ang assurance natin, dahil tayo ang katawan ni Kristo. Magkakahiwalay, hindi man tayo sama-sama physically, but our faith to the Lord binds us together as one body of Christ, the mystical body of Christ. Ikalawang aspeto ng tinatawag nating katawan ni Kristo, ang simbahan, hindi lamang ang gusali, kundi ang mga tao, ang tinatawag nating the mystical body of Christ. Pero meron pa isang katawan na talagang sentro ng ating pagdiriwang ngayon, no? Ang tinatawag natin the body of Christ, the body and blood of Christ that we receive sacramentally. Yung tinatanggap nating katawan at dugo ni Kristo. No? Kaya sabi ng ating ebanghelyo, ang kanyang katawan, ang kanyang dugo ay tunay na pagkain. At ang sino mang tumanggap ng pagkain na ito, mananahan siya. Ang Panginoon mananahan sa kanya at siya'y mabubuhay magpasawalang hanggan. That is a very beautiful image. That's a very beautiful profession of faith. It's also a very beautiful reminder to us. Kasi magandang ngayon, medyo nananabik tayo. Magandang muling balikan natin, bakit ba tayo tumatanggap ng katawan ni Kristo sa loob ng ating Eucharistia? The old mentality, yung ating pananaw, minsan sasabihin natin, ay, Father, tumatanggap ako ng katawan ni Kristo dahil kapag palagi akong tumatanggap, kahit na weekdays, tumatanggap ako ng katawan ni Kristo, gusto ko kasing mapalapit sa Diyos. Tama ba ito o mali? No? I wanted to receive the Lord every Sunday, the body of Christ, because I wanted to be close to Him. Pero sabi natin, lagi naman malapit sa atin ang Diyos eh. Kahit saan ka man naroroon, ang Diyos ay palaging malapit sa atin. Diba? O kaya sasabihin ng iba, ay, gusto kong tumanggap ng Eucharistia, ng komunyon, ng katawan ni Kristo dahil kapag palagi akong tumatanggap ng katawan ni Kristo, dinadalaw niya ang aking pagkatao. At dahil malapit ako kay Kristo sa pagtanggap ng kanyang banal na komunyon, ay, ibig sabihin, mas malapit ako sa Diyos. Pwede akong humingi ng maraming bagay at ito ay kanyang susundin dahil malapit nga eh. There's a certain proximity of closeness. Laging tumatanggap ng katawan ni Kristo, kaya anuman ang aking hingin ay ibibigay ng Diyos. Pag ganyan ang ating pananaw tungkol sa Eucharistia, baka dapat natin palalimin pa. Sabi natin, hindi valid dahil the Lord always
is close to us. No? Hindi natin, hindi lang kailangan ng komunyon para tayo ay maging malapit sa Diyos. The Lord is always near to us, close to us, loves us still. Pero sabi natin, may mas malalim pa sanang dahilan, pagninilay, bakit natin tinatanggap ang katawan ni Kristo. At katulad ng ibang pagkain, I don't think na nabanggit ko na to sa ibang homily ko, pero babanggitin ko lang uli. No? Yung analogy ng katulad ng kinakain natin sa ating breakfast, lunch at dinner, pag tayo ay kumakain, ang kinakain natin ay nagiging parte ng ating sistema through digestive system. Kumain ka ng tuyo kaninang umaga na bili nyo sa aming market ng parokya. So yung tuyo natin na kinain, pag binuksan natin yung ating tiyan, wala na yung tuyo, di ba? Through digestive process, the tuyo, the sinangag, the adobo that we ate this breakfast is no longer there but becomes part of the system. It becomes the nutrients of our body. It becomes part of us. But not the same with the spiritual food that we take into through the body of Christ. No? Pag tinanggap natin ang ating katawan ni Kristo, hindi sana ang tinapay na ito ay maging parte lang ng ating katawan. Pero kabaliktaran, tayo ang maging parte. We become part of that body of Christ. We become part of that existence of Christ in us. Hindi nawawala yung tinapay na tinanggap natin. Tayo yung nawawala at nagiging katulad tayo ni Jesus. Yan ang pinakamagandang pamamaraan ng pagninilay tungkol sa katawan ni Kristo na ating tinatanggap. Sabi natin, communion is the body of Christ, which means to accept the identity of Christ in ourselves. Let the life of Jesus continue in us. Yan ang pinakamagandang pamamaraan ng pagtingin sa banal na sakramento ng katawan at dugo ni Kristo. Sa pagtanggap natin ng katawan ni Kristo, tayo ay nagiging parte ng misyon ni Jesus. Tayo ay nagiging parte ng katawan ni Jesus. Tayo ay nagiging parte ng buhay mismo ni Jesus. Hindi lang tungkol sa paghingi, hindi lang tungkol sa feeling good, feeling close to the Lord, but comes with the acceptance is the challenge and responsibility of being body of Christ. Ang maging katawan ni Kristo ay isa buhay mismo, ang buhay ni Kristo. Kaya sabi sa atin, no, yan ang magandang pagtingin natin. Hindi ang Eucharistia hindi lang para bang gamot. No? Ngayon, nananalangin tayo ng gamot, di ba? No vaccine, no schooling. No? No vaccine, no work. No vaccine, no normal life. No? Ang Eucharistia ay hindi katulad ng isang medicine na pag tinanggap natin, everything will be all right. Hindi siya immediate ang effect. Kaya nga sabi natin, di ba? We transform ourselves into the identity of the life of Christ. And transformation is never an easy process. It's never parabang mabilisan, immediate. It takes a process. Di ba po? Kaya sabi sa atin, ganun din ang proseso na itinuturo sa atin ng pagtanggap ng katawan ni Kristo. No? Katulad ng ating sariling katawan, no? Yung katawan natin, yung ating mismong physical body. Kung gusto natin na sumeksi, kung gusto natin lumiit ang ating katawan dahil nababad na tayo sa ating quarantine at ang mga tao parang hinipan ng hangin habang nagka-quarantine, lumubo lahat, no? Pero pag gusto nating pagandahin muli, balik alindog ang katawan natin, anong ginagawa natin? No? There is no easy process. Kasi ang gagawin na iba, ay, makabili nga ng hanap ng slimming pills. No? Yung mga talagang iniinom, pas papayat na, magically papayat.
there's no such thing as physical magic feel, slimming feels, no? O kaya naman ang gagawin ng iba, talagang todo diet, no? Hindi kumakain ng tanghalian, hindi kumakain ng hapunan, talagang para sumeksi, no? Pero mamaya-maya, pag nakakita ka ng paborito mong pagkain at ulam, isang upuan mo yung 2 weeks mong pagda-diet, isang upuan lang, nagbalik agad. Ganun naman eh. There's no easy way. But, katulad ng physical body natin, di ba? It takes a change of lifestyle. No, sabi nga nila, ay hindi ang ating pagpapaganda ng katawan ay 30% exercise, 70% is nutrition. Hindi lang diet, pero ano yung kinakain mo? Ano ba yung mga healthy kinakain mo that makes up the 100% transformation of a body? No, ibig sabihin, there must be a physical lifestyle change in us. Kailangan healthy living. May exercise, mayroong tamang kinakain, at pagkatapos ng tamang pagkain ay tamang pagtulog, pahinga. Pero sabi natin, di ba, maraming sa mga ganitong ginagawa, ay, 2 weeks na akong ganito ang aking ginagawang healthy lifestyle, pagtimbang ko sa aking sarili, wala naman nagbabago. Unti-unti may nababago. And that is the very reason of us invited to receive the body of Christ weekly. Lagi tumanggap. Hindi lang ito isang beses every Easter magsisimba, everything will be all right. Everything will be good. I am transformed. Hindi. It is a process of changing us. Kaya nga pag yung sakramento ng Eucharistia ang tinatanggap natin, di ba po? Anong nangyayari sa proseso? The beginning of the Mass speaks about the Word of God. Listening. The Lord transforming us with His Word. We discover the life, the teaching, the very person of our Lord in the Word of God. Kaya tayo may first reading, merong salmo, may second reading, may gospel. The Lord is teaching us and we listen. And the second part of the Mass of the Eucharist is the receiving of the sacrament. No? Communion. Pag sinabing communion, ang aking buhay ay bubuksan ko para maging buhay ni Jesus dito sa mundo. I open myself and be in communion with the Lord so that His life will live in me and His life, teaching and mission will live in my life as my own mission. Kaya sabi sa atin, kapag patuloy tayong tumatanggap ng katawan ni Kristo, patuloy tayong nakikinig ng kanyang salita, patuloy natin siyang binubuksan ng ating sarili upang ang buhay natin ay maging tulad ni Kristo. And then, the Lord lives in us eternally. Diba? Ang sinumang nabubuhay kasama in communion with Christ who lives eternally with the Father will also live eternally. So, tayo, kung mamumuhay tayo sa mundo, mamumuhay tayo ng sarili nating mga kapalasakan, mga bisyo, mga bagay na pinapahalagahan natin na mawawala, limited, walang kabuluhan, lumilipas, lilipas din ang buhay natin. Pero kung igugugol natin ang buhay natin sa mga bagay na makalangit, pang magpakailanman, katulad ni Kristo, siyang nabubuhay, tayo rin ay mabubuhay kasama niya. Those who have sacrificed themselves for the kingdom of God will live eternally with the Lord in heaven. Amen. Magsitayo tayong lahat at sabay-sabay natin sambitin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato,
ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huko sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pasalamatan natin ang Diyos sa handog ng Eukaristiya at hingin natin ang kanyang tulong upang mapa sa atin ang dulot nitong buhay na walang hanggan. Ating sambitin, Amang tumutugon sa aming kagutuman, dinggin mo kami. Amang tumutugon sa aming kagutuman, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya ay magbikis nila ang lahat ng Kristiyano sa iisang bayan ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Amang tumutugon sa aming kagutuman, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa ating bansa, lalo na sa panahong ito ng COVID-19 pandemic, upang mabigyan sila ng karunungan at kakayahang mapanatiling ligtas ang mga kababayan at matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Amang tumutugon sa aming kagutuman, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga gumagawa sa ating mga paggamutan at nagsisikap na sugpuin ang pagkalat ng COVID-19 pandemic, upang sila ay manatiling ligtas at pagpalain ng Diyos para sa kanilang kabayanihan, manalangin tayo sa Panginoon. Amang tumutugon sa aming kagutuman, dinggin mo kami. Para sa mga taong dinapuan ng COVID-19 virus, upang sila ay lumakas ang pag-asa sa Diyos, gumaling sa kanilang sakit at makabalik sa paglilingkod sa kanilang mag-anak, sa simbahan at sa bayan, manalangin tayo sa Panginoon. Amang tumutugon sa aming kagutuman, dinggin mo kami. Para sa ating lahat na nagkatipon sa pagdiriwang na ito, upang sa ating pagdadamayan sa panahong ito ng kagipitan, ay mapalakas tayo ng banal na Eukaristiya at mahilom ang sakit na itong nagpapahirap sa ating mga kababayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang tumutugon sa aming kagutuman, dinggin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Amang tumutugon sa aming kagutuman, dinggin mo kami. Ama naming nagtalagang magdanas ng hirap ang iyong anak at maging tanda nito ang banal na Eukaristiya, isugo mo sa amin ang Espiritu Santo upang mapuspos kami ng buhay na ipinapangako sa pagtanggap sa katawan at dugo ng iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon. Amen. Upang ating paghahain ng alak at tinapay, ang ating panalangin at buhay, laan para sa Diyos,
ay kalugdanawa ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, bigyan mo ngayon ang iyong sambayanan ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan na ipinahihiwatig ng mga alay namin sa paghahaing ipinagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Noong huling hapunan, siya'y nakisalo sa kanyang mga alagad bilang alaala ng pagtubos na laging kasalukuyan at walang wakas. Siya ang maamong tupang tumubos sa tanan. Siya ang alay na lubos mong kinalulugdan. Sa huling hapunan, kami ay nagkasalo upang ganap kaming makalapit sa iyo. Sa pagkakaisa ng lahat ng tao na pawang nananalig sa dakilang pag-ibig mo, sa pagsalong ito, kami ay iyong nililingap upang sa iyong anak kami ay makatulad. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. At gayon naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa nakakarami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tulay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami mula.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Jesucristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Santo Papa, ni Roberto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ni Maria, Birheng Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal, San Isidro Labrador na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Tagubiling ng mga nakagagaling na utos at turo ng Panginoon natin at Diyos, lakas loob nating dasalin. Hiniling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa anumang kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoon Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghaya mong aming pananampalataya. Huwag ang mga nagawa naming pagkakasala
pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin yung lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayin po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Naririto ang Kordero ng Diyos na nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Papalad tayo, natatanggap ng Kanyang banal na katawan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Spiritual Communion. Aming Jesus, nananalig kaming ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal ka namin ng higit sa lahat ng bagay at nais naming tanggapin ka sa aming kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi namin matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin ka namin ng spiritual sa aming pagnanais na ito at pumasok ka sa aming mga puso. Niyayakap ka namin na parang naririto ka sa amin at pinagkakaisa namin ang aming sarili sa iyo. Huwag mong hayaang kami ay mawalay sa iyo. Amen. Ibigay mo po.
Oratio Imperata. Makapangyarihang Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Gabayan niyo po ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal upang sila'y makapaghanap ng lunas sa epidemyang ito. Naway iligtas niyo po kami sa lahat ng uri ng karamdaman at pag-ibayuhin mo sa amin ang pagnanasang kumalinga at dumamay lalo na sa mga nangangailangan. Hiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong, anak mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mahal na Birheng, mapagpagaling sa mga may sakit. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. San Isidro Labrador. Ipanalangin mo kami. Ilang mapaalala lang po. Please continue being posted and updated sa ating mga schedules ng ating misa sa ating FB page ng ating parokya, San Isidro Labrador Filan. Dito po ninyo makikita yung ating mga misa at gayon din ang mga announcement natin sa mga susunod pang mga araw. Kaya medyo hindi pa tayo kasigurado, pabago-bago. Kaya ngayon ay bukas ay malalaman natin kung ano yung ating mga susunod na mga hakbangin at programa sa mga susunod pang mga linggo. Gayun din paman po, ang ating pong parokya ay naglunsad ng tinatawag po natin na market in our parish. Ang ating pong social action ministry ay nagbebenta po ng ating gulay na murang-mura compared sa ating mga palengke. At pari po kayong pre-order po ito sa ating page. Meron pong link o order po kayo. At makakatanggap po kayo ng message kung kailan nyo po pipick upin na lang po dito sa ating ating parish office ang inyong mga in-order na mga gulay. Kaya sabi natin, change of lifestyle, kailangan tayo maging healthy, kailangan i-abuse ang ating immunity para sa ating COVID. Baka gusto nyong bumili ng mga gulay na fresh. Lalong-lalo na. Next Sunday, ay kundi ako nagkakamili, ay Father's Day. Baka gusto nyong iluto ang inyong mga pinakamamahal na mga husband ng napaka-healthy na meal sa pamamagitan ng ating mga gulay. No? Kaya please visit our Facebook page at ang ating ang mga announcement po ng ating parokya. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, hinihiling namin kami gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na pakikinabang sa iyong buhay na idinudulot sa piging ng paghahain ng iyong katawan at dugong banal kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magsiyo ko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Panginoon, idinatag mo ang Eukaristiya para makaisa mo ang lahat ng sumasampalataya sa iyo. Huwag mong tulutang kami ay mawalay sa iyo. Amen. Panginoon, sa Eukaristiya, ang iyong bayan ay nagsasalo sa parehong banal na pagkain. Pagbuklurin mo kaming lagi bilang kabahagi ng parehong katawan. Amen. Panginoong Hesukristo, tinugunan mo ang gutom ng iyong bayan sa pamamagitan ng Eukaristiya. Sa sakramentong ito, tulutan mong tumupad sila sa iyong kalooban. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Ayot na tipayan, kanyang pagkalingat habag, sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kalingan, ang mga dakila.
katotohanan, ang banal at makasalanan, ang bulag at lumpo, ang api at sugatan, ang lahat ay inanyayahan. Umayo na tipayag kanyang pagkalinga tapat, isang buhay pa